What's up mga mau? This is Level Kenny and today gagawa tayo ng beatbox tutorial about double click or better known as collapse click. So, brief history about this sound. Dati, pinakauna ko talaga narinig na gumawa nito is si Wawad. Pero, yung mga time na yon, di niya gaanong ginagamit yung sound na to. So, medyo hindi siya ganun kasikat na, nung panahon na yon. Pero nung sa ngayon, which is medyo kilala natin si Colaps, di ba? Si Colaps yung parang madalas na gumagawa ng sound na to, pero parang ano siya, sikat na rin siya eh. Marami nang medyo ginagamit yung sound na to sa mga routines nila, pero yung mas kilala talaga is si Colaps. So basically, yung sound na to ay is yan. Yung sound na to is ginagawa ko in three steps. So yung first step is yung sound na to. Kung napapansin nyo, medyo hawig siya sa sound ng isang butike. So butike or yung parang sasayangan ka sa isang bagay, 'di ba? Yun yung medyo ginagawa natin. 'Di ba ganyan? Tapos yung way na ginagawa ko is for example, ito yung dila ko, tapos ito yung top of my mouth or yung ngalangala. To. So, visualize na lang natin na ito yung dila ko, ito yung ngalangala ko. So, yung ginagawa ko is yung dulo ng dila ko or tip of my tongue is nandito sa ngalangala. Yun yung nakasayad or nakatouch sa taas. Ganyan. Tapos yung sound na po-produce is dito sa part na to. Sa gitna. Kung gagawin na tong, sige, visualize natin to. Dito yung sound na napoproduce, which is nagagawa if ganun yung movement ng dila natin. Ganyan. So, yan. So, yun yung first step. Yung second step is yung positioning ng jaw natin or yung panga. Which is yung, para sa akin, mas powerful o mas malakas siya pakinggan if nasa right side ko siya. Pero depende na sa inyo yun kung saan yung mas komportable kayo o saan yung mas malakas pakinggan. Para sa akin, dito sa right side. So, pag na-move ko yung jaw ko or yung panga ko sa right side, yung sound na napoproduce is dito sa left side ng dila ko. So, ganyan. Kung naalan yung first step, di ba, sa gitna yung ano, yung sound niya, yung purpose ng second step is, which is yung the positioning of our jaw, is para yung sound na napoproduce natin sa gitna is mag-move dito sa gilid ng dila natin. So, ganito na siya. So, nasa gilid na siya ng dila ko. So, yun yung second step, which is the positioning of our jaw or yung pag-position mo ng panga. So, pag nakuha nyo na yun, ito yung mas tricky na part, yung step 3, which is yung pag-produce ng effect na double click. Kaya nga double click yung ano eh, yung tawag talaga. So, ganito siya. So, yung ang trick kung paano gawin to is, kung naalala nyo yung step 1 at step 2, pag, di ba yung step 1 ganito, tapos step 2, yung sound is nandito na sa gilid ng yung dila. So, para ma-produce yung double click na sound is, dapat yung gilid ng dila mo is sa sayad or ta-touch dun sa, ano, sa likod ng pisngi mo or cheeks sa ilalim. So, for example, ito naman yung dila ko, ito yung, di ba, ito yung ngalangala ko. Then, ito yung, dito yung ilalim ng pisngi ko. So, yung gilid ng dila mo is tatouch siya dun sa ilalim. Kaya siya nadu-double click is while ginagawa mo yung sound na meron din siyang ipoproduce ng parang ganito. So, ganun. Dalawang sound yung napoproduce dahil sa ginagawa nating ano, yung sound dito sa taas or sa gilid ng dila mo, yung ganitong sound, tapos
yung sound na napoproduce sa gilid ng dila mo at saka nung ang tawag dito, ilalim ng pisngi mo. So basically, ang unang sound is napoproduce sa taas ng dila mo. Sa taas ng dila mo na nagtatouch dun sa ngalangala mo. Tapos yung second sound is napoproduce sa gilid ng dila mo at saka sa ilalim ng pisngi mo. Diba? Medyo mahirap siya intindihin, pero pag makukuha nyo rin yun. So, ganito siya. So, remember lang natin yung 3 steps, guys, which is the first step is the yung sound na to. Then second is the positioning of our jaw. Depende sa inyo yun kung saan yung mas komportable kayo or mas malakas pakinggan. Then the yung sound na napoproduce sa gilid ng dila mo and sa ilalim ng cheeks mo. So, yun guys. Pag nakuha na natin yung sound na yun, dun tayo sa kung paano siya ilagay sa pattern. Kung naalala niyo yung freestyle na ginawa ko sa bago mag-umpisa ang video na to, kung gusto niyo matutunan yun, dito tayo sa paano ilagay sa pattern or sa structure yung sound na to. So basically, ginagamit yung sound na to sa build-ups. Hindi ko siya medyo nagagamit sa drop kasi hindi siya medyo powerful, pero sa build-up, medyo maganda siya pakinggan. So ito yung sound na ito yung routine na ginawa ko kanina, di ba? Yung parang ganyan. Tapos sige, dun tayo sa build up, which is the so dalawang parang dalawang sound yung ginamit ko dun, which is ay hindi tatlo, which is the click, double click or collapse click, then hi-hat, then melody. Yung melody niya is mamaya na, dun muna tayo sa ang tawag dito, collapse click or double click, then hi-hat. Basically, ginagawa lang to is, ang ginagawa to ng sunod-sunod. Ganito yung sound niya, pag walang melody. Huwag kayo mag-alala guys, lalagay natin yung pattern dito sa part na to, kaya para hindi kayo medyo mahirapan. So, ganito siya. Kung napapansin nyo, dalawang sound lang yun, di ba? Medyo mahirap siya pakinggan pag mabilis. Pero pag binagala natin, ganito yun. So, sabay niyo ako guys while binabasa nyo or ginagaya nyo yung pattern na ilalagay ko dito. Ganito siya. Slow it down muna natin. Click, hi-hat, click, hi-hat, click, hi-hat, click, hi-hat, click. Yun. So, pag nakuha na natin yun, doon na natin ilalagay yung melody, which is ganun lang. Then, at the same time, yung dalawang, yung melody tsaka yung beat. So ganito siya guys pag sinabay natin yung beat tsaka melody. Sige, try kong ibagalan yung ano beat para mas masabayan niyo ako. So ganito siya. So ayun guys, pag nakuha na natin yun, yun yung build up na part. Then yung drop, medyo mahirap din siya kasi medyo maraming sound yung gagamitin natin. So yung sa drop na part guys, compose ito ng 5 sounds, which is the lip oscillation, yung collapse click or double click, hi-hats, 4th is PF snare, then the kick drum.
So, pakinggan nyo. So, huwag kayo mag-alala. Lalagay din natin sa part na to yung pattern. So, itatry ko i-slow it down yung beat para mas maintindihan nyo. So, ganito siya. So, basically, pabalik-balik lang yun. Sabayan nyo ako, guys, while binabasa or ginagaya nyo yung pattern. Sabayan nyo ako. So again. So yung ganito siya pag medyo mabilis na. So kung medyo nahirapan kayo sa part na to, pwede niyong iuliting panoorin or sabayan yung beat. So, pag sinabay natin yung build up, then drop, ito yung kalalabasan. So, yeah. So, pag nahirapan kayo sa tutorial ko, just comment down below. We will do our best na masagot yung lahat ng katanungan nyo. Then, never quit sa pag-practice, guys. I know medyo detailed or medyo advanced yung sound na to, pero kailangan talaga natin bigyan ng time sa pag-practice itong sound para makuha. So, yun. Peace. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin. Beatbox Allstars. Yeah. Subscribe.